yan. The way to a man's heart is through his stomach. Salamat naman po nagustuhan ng asawa nila yung luto ko. Ito na ba si Analyn? I'm sorry nga pala dun sa nangyari sa atin in the past. Please accept this, Doc. Para mapanatag na rin yung loob ng bata. Baka kasi sa kakaisip niya sa nangyari sa inyo, eh maapektuhan yung residency niya. Siya lang naman yung hindi okay sa akin eh. Tsaka bata pa lang po kami, mainit na yung dugo nun sa akin. Hindi ko nga alam bakit. You better stay away from Dr. Antonio. Or else. Or else ano? Di ba sinabi ko na sa'yo, hindi ako magpapatalo sa'yo? Baka naman you can talk to Dr. Calma. Para tuluyan nang maalisin si Analyn sa New Surgery Program. Ang sabi sa akin ni Analyn, she's friends with Zoe. Why did she lie? Sayang ka talaga, Dr. Santos. I thought you were like me. Yun din po yung akala ko. Pero ngayon, sisig-sisig po ako na naging idol kita. Alam mo ba, may nabasa akong quote before? Never meet your heroes. Baka daw kasi, na-disappoint ka lang once makilala mo ang tunay na pagkatao ng mga hinahangaan mo. Kilala kaya na nagsulat ng quote na yun si Dr. Tanyag? Sakto eh. Idol na idol ko yun nung bata ako. Galing na galing pa naman ako sa kanya. Well, he's still the best neurosurgeon in the country. Oo naman. Pero bilang tao, tsaka bilang tatay, kahit maging pinakamagaling na neurosurgeon pa siya sa buong mundo eh, thankful ako na hindi siya yung naging tatay ko. Kasi isipin mo yun. Kesa disiplinahin niya si Zoe, kinukonsinti niya pa yung ugali. May doktor ba dito sa hospital na matutuwa ka kung sakaling siya naging tatay mo? Si Dr. Calma. Bait, no? Sayang, magre-retire na siya. Nakakalungkot, no? Kailan daw ba siya aalis? Malapit na daw. I'm really sorry about that, Lynette. Pero alam mo, med school was really a struggle for Zoe. Frustration niya kasi na hindi siya kasing talino ng dad niya. And I think yun din ang dahilan kung bakit niya nakakaaway ang anak mo. Zoe's a good kid. Ever since, yun lang ang pangarap niya na maging katulad ng dad niya. Kaya lang ang problema, minsan inaaway niya pati ang mga taong inaakala niya magiging hadlang para matupad ang pangarap niya. Baliktad po pala tayo, ma'am. Ako po kasi, kapos po sa utak. Kaya sigurado po ako na mana po ni Analyn yung utak niya sa tatay niya. Nagkita na ba kayo ng tatay niya mula nang naging doktor si Analyn? Ayoko na po siyang makita, ma'am. Ikaw, eh si Analyn. Pareho po. Ayaw din niya pong makita yung tatay niya. Ayaw rin niya pong makilala yung tatay niya. Kaya, nasaan man siya ngayon, doon na lang po siya. Huwag na po siyang bumalik sa amin. Okay na po kami. I really want to try and make this marriage work. I want to change things up a bit. Gusto ko, ako ang magluluto para kay Robert. Pwede mo ba akong turuan? Ho? Don't worry, I'll pay for the lesson. Ay, naku ma'am, hindi niyo po ako kailangan bayaran. Eh, sapat na po sa akin yung trabaho na binigay niyo po sa akin. Eh, huwag po kayo mag-alala, tuturuan ko po kayo. Salamat, Lynette. I just hope na matutunan ko yung mga ways mo sa pagluluto and turn it up a notch. Ay, naku ma'am, huwag po kayo mag-alala. Basta po galing po sa inyo, basta po pinaghirapan ninyo. Ay, sigurado po ako magugustuhan yun ng asawa ninyo.
Kahit simple pa po yung lulutuin ninyo. Ay, naku. Ito naman kasi si Robert. Napaka-expensive ng taste. Alam niyo, ma'am, ang swerte po ng asawa ninyo sa inyo. Kasi po, gagawin po ninyo ang lahat para lang po sa kanya. Naku, Lynette. Pag nakita mo siya, you will understand why he's so special. Maintindihan mo kung bakit hindi ko siya mabitawan at kung bakit ko siya pinaglalaban. Alam mo, siguro nga magkakasundo kayo. Sana nga makilala mo siya. Sana nga po, ma'am. So, bungera pala yung Zoe na yan? Mas masama pa ugali niya kaysa kay Ma'am Moira? Ha? Huh? Bakit po? Sinungitan na naman po kayo nun, no? Ay, hindi. Eh, kahit papano, nagbago na yung pakikitungo ni Ma'am Moira sa akin. Alam niyo po, feeling ko kaya ganun yung ugali ni Zoe dahil po sa mga magulang niya. Pero siyempre, mas nakuha niya po yung ganung ugali niya sa tatay niya. Gusto mo, anak, iganti kita. Gawin ko na kaya yung sinabi mo sa akin. Lalagyan ko ng pampurga yung pagkain ni na Zoe at yung tatay niya. Nay, wag! Bakit? Ako na lang po maglalagay. Ikaw talaga. Tsaka kapag umalis po ng Pilipinas yung tatay niya, sabihan mo po ko agad, ha? Bakit? Papa burger po ako. Pwede ba pati ice cream na rin? Oo naman po. Ay, teka muna, anak. Sugatol. Mm. Ano pa kayang pwede natin ilagay? Ako, madami po akong meatless eh. Yan po na maraming sili. Maraming sili. Pero lagyan mo lang po na. May cancer ang anak ko, RJ. Colon. Terminal. I'm so sorry to hear that, Dr. Calma. It's fine, RJ. We've long accepted that this is his fate. Kaya nga nag-file na ako ng early retirement. I want to be there for my son sa mga natitirang oras niya. And in order for me to do that, kailangan maghanap ako ng bagong medical director. Aalis ulit na ako ng Pilipinas. Time is precious, RJ. Talaga bang mas gusto mong mabuhay na mag-isa sa ibang bansa kaysa nandito ka sa Pilipinas, nakasama mo ang pamilya mo, ng anak mo? Saglit lang to, di masakit. Oh, Becky, huwag nabalik ko. Makinig ka kay Nurse Sarah. Saglit lang to, Becky. Saglit lang, para mas naman. Saglit lang. Becky. Becky. Saglit lang, Becky. Anak. Nurse Sarah. Nurse Sarah, bakit po? Adik na meron. Saglit lang. Dok, nahirapan kami. Lagyan siya ng swero. Pipigles po kasi. Anak, dito ka magsulat. Anak, huwag sa mukha ni Doktora. Naku, Doktora. Pasensya ka na po. Ganyan po talaga ang anak ko pag nakakita ng bagong mukha. Gusto niya pong sulatan. Anak, huwag kay Doktora. Doktora. Ah, sige po, okay lang po sa akin. Anak, masulatan niya po yung mukha ko. Kung yun po yung magpapakalma po sa kanya. Sigurado ka, Doktora? Okay lang po, Nay. Whiteboard marker lang naman po yan, di ba? Tsaka importante po malagyan po siya ng swero. Anak, Becky. Anak, makinig ka kayo, Nay. Ito na, Becky. Becky. Anak, ayan. Sige, ayan. May emergency meeting daw po kayo kay Dr. Calmas. As in, now na po. Ha? Now na? As in, now na. Dok, wait. Wait, alright, I think we can start now. As you all know, I am retiring. And we are here para maipakilala sa inyo ang magiging kapalit ko. But don't worry, all be in good hands dahil napakahusay ng taong papalit sa akin. And here he is, your new medical director, Dr. RJ Tanyag. Congrats.
Thank you, Dr. Calma. Please, take your seats. I hope na maging magaan ang working environment natin dito, seeing that everyone here are professionals and serious about their jobs. Everyone except... Once again, your new medical director, Dr. RJ Tanyag. Thank you. Thank you. Congratulations again. Thank you. Doc, congrats po. Thank you. Congrats po. Thank you. Congrats po, Doc. Thank you. Doc, gusto ko lang po mag-explain. Parang ako po kasi yung sinasabihin niyo po kanina na unprofessional tsaka hindi po seryoso sa trabaho. You were late for this meeting. Isn't that unprofessional? Sorry po, Doc. Hindi na po mauulit. Tungkol po pala dun sa naging sagutan po natin. Sorry po. Sorry po sa mga nasabi ko. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Your emotions will get you nowhere, Dr. Santos. So you better shape up or ship out of this program. Yes po, Doc. Dad, you should have told me you're gonna be your new MD. Sana nakapag-organize ako ng welcome party for you. Well, they're planning for that formal party, pero salamat, anak. You know, it was a last-minute decision. Hindi ko kasi mahindian si Dr. Calma. We're really glad you decided to stay. Hindi lang yan, Mom. With Dad as our new medical director, mas magiging magaan ang residency ko. Right, Dad? Mas maging magaan? Bakit? Dapat nga, you should be more pressured. Dapat mas galingan mo pa, now that I'm here. Of course, Dad. Hindi kita ipapahiya. Sige, I have to go back to my duty na. Okay. See you later, medical director. Bye! Isipin mo yun? Sa dami-dami na pwedeng maging medical director, si Dr. Tanyag pa talaga, no? Alam mo, I heard he's good friends with Dr. Calma, kaya siguro siya rin yung napiling kapalit. Ang galing. Sa birth ni Dr. Calma, nagkaroon siya ng kaibigan na katulad ni Dr. Tanyag. Lalayo ka pa ba? Tayo nga magkaibigan. Eh, ang layo-layo naman ang ugali mo kay Dr. Tanyag. Ha? Ako pa talaga si Dr. Tanyag, buko ikaw. Ako? Oo, baliw. Naiinis ako sa'yo. Promise. But seriously, girl. Kailangan mo na mag-double effort, lalo na't merkado ka na kay Dr. Tanyag. Alam ko naman yun. At alam ko din, isa lang yung sobrang nagsa-celebrate niya sa pagiging medical director ni Dr. Tanyag. Ay, pala siya sa buhay niya. I hate that girl. You are too harsh on your daughter. Harsh? Bakit? Ano sinabi ko? I just want her to be the best doctor that she can be. Naglalambing lang yung bata. Anyway, I have to get back to work. May gusto ka ba bang sabihin? I just want to say thank you. For what? For deciding to stay and making our relationship work. Moira, I'm just staying for work, Moira. Nothing more. I don't believe you, Robert. Hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit ka nagstay. Ano pa? Me, of course! I'll see you later.
Naku, kahit ano po talagang gawin ko, hindi ko po maiwasan yung Dr. Tanyag na yun. Eh kung kausapin ko na lang kaya si Dr. Tanyag, para sa ganun, masabihan ko siya para hindi ka na niya pag-initan. Naku, Nay, huwag niyo po gagawin yan. Baka mamaya po sabihin po na ang tanda-tanda ko na tapos nagsusumbong pa po ako sa nanay ko. Ay, ganito na lang. Gusto mo ako na lang kumausap dyan sa Dr. Tanyag na yan. Oh! Naku, Tito Michael, kapag kinausap niyo po yun, oh, baka mainis po kayo ng sobra, maupakan niyo po yun, hindi kayo makapagtiis. Tapos makasuhan pa po kayo. Hindi naman ganun. Kausapin natin na maayos. Alam ko na. Eh, kung yung asawa na lang kaya niya, si Ma'am Moira, yun na lang ang kakausapin ko para magtigil na yung Dr. Tanyag na yan. Nay, ang war freak mo po. Wag na po, Nay. Kapag kailangan ko po ng rest back, saka ko po kayo sasabihan. Relax ka na po dyan. Mas galit ka pa po sa akin eh. Ganun talaga yun, anak. Tsaka iniisip ko po, naging okay naman po kami dati ni Dr. Tanyag eh. Baka kapag nakita niya po magaling po talaga ako, edi baka magusto niya po ulit ako, di ba? Sigurado yan dahil magaling ka talaga. Wala naman duda yan. O sige na, maupo ka na, kumain na kayo ha. Kukunin ko lang yung kanin sa nila. Nakulinin, it worked. Hindi na aalis ang asawa ko, he's staying. Talaga po, ma'am? Naku, ma'am, congrats po sa inyo. Ganun na talaga yung plano natin. Alam mo, tama ka eh. Kailangan lang ipaalala kay Robert that he still has feelings for me. Naku, ma'am. Eh, balita ko nga din po na siya na daw po yung bagong medical director po dun sa ospital ng mga anak natin. Oo nga. Isa nga yun sa mga dahilan why he's staying. But I know the main reason is me. Ma'am? Si Dr. Tanyag po ba? Paano po ba siya bilang boss? Nakakatakot po ba? Why are you asking? Eh, oh, ma'am, nakakahiya po eh, pero iniisip ko lang po kasi yung anak ko eh. Kasi ngayon po, siya na po yung boss ni Analyn. Eh baka po kasi yung asawa ninyo, terror. As far as I can remember, Robert has always been fond of Analyn. Hindi nga ba siya pa ang nagpumilit na magkaroon ng scholarship si Analyn sa Apex Foundation? Alam mo, Robert is fond of people like him, mga geniuses. Kaya sure ako, magkakasundo sila ni Analyn. Ako ma'am, sana nga po. Sana po maging close po silang dalawa. Doktora Tanyag, what are the possible complications if we do not remove the patient's gallbladder? Blockage of the neck causes cholecystitis or inflammation of the gallbladder, which could present a severe abdominal pain and fever. That's correct. Tora Sarmiento, how about you? The pancreatic duct may be blocked, therefore making the pancreatic enzymes unable to pass from the common bile duct to the duodenum, which leads to what we call pancreatitis. Tama. Doctora Dizon, would you like to add anything? No. Wala na. Passing the medical board exams does not mean that we already know everything. As doctors, we should never stop learning. Please bear that in mind, Dr. Dizon. Okay, sorry. Doc? Dr. Santos, may dadagdag ka? Another possible complication po, Doc, if we don't remove the patient's gallbladder, is pwede po siya magkaroon ng acute cholangitis or inflammation of the common bile duct. This may also result in severe right upper quadrant pain, jaundice, and fever, termed as the Charcot's triad. Pwede rin po siya mag-lead to hypotension and altered mental status called the Raynaud's pentad. Worst case scenario po, Doc, if we don't treat the patient's cholecystitis, the tissue could become gangrenous and it may lead to a tear or rupture of the gallbladder, which is extremely life-threatening. That is correct. Pero hindi ikaw ang tinatanong, Dr. Santos.
Next time, please wait for your turn. Hindi ibig sabihin na kung alam mo na ang sagot ay tama ka na. Ang pinakaayaw ko pa naman ay yung pabibo. Ang hirap-hirap talaga i-please ni Dr. Tanya. Bait-bait niya naman sa ibang residente eh, pero pagdating sa akin talagang pinapersonal ako dahil lang may history kami. Imposibleng maiwasan mo si Dr. Tanyag. He's our medical director. Magkikita at magkikita kayo sa ospital. Wala naman akong planong takasan siya eh. Tsaka tinan mo na lang si Dr. Enriquez nun. Di ba ayaw niya sa akin? Tapos ngayon, lagi niya na ako sinasama sa mga OR procedures. O eh, di ganun din kay Dr. Tanyag. Naging close din naman kami dati eh. Oh, close naman pala kayo dati. Ano ba nangyari? Si Zoe. Eh, med school pa lang, nagbabanggaan na kami nun eh. Tapos ako yung sinisisi ni Dr. Tanyag kahit wala naman akong kasalanan. Pero, pareho na kami ng doktor ngayon. Kukunin ko ulit yung loob niya. Promise yan, tingnan mo lang. Regan? Ay, Doc! Morning po, Doc. Naiwan ko yung susi ko sa kotse. Baka pwede mo tawagin yung resident mechanic, baka kaya niya buksan. Sige po, Doc. Thank you. Oh, ano ginagawa mo dito? Ba't may dala ka alambre? Ah, bubuksan ko yung sasakyan ni Dr. Tanyag. Di ba naiwan niya yung susi sa loob? Hindi, ano, may tinawag na ako mekaniko. Okay na. Antayin ko na lang. Yan ka na naman eh. Di ba sinabi ko sa'yo, lumaki ako sa talyer. Alam ko yung gagawin ko. Madali lang yan. Regan, wala pa ba yung mekaniko? Oh, Dr. Santos, what are you doing here? Ah, Doc. Bubuksan ko po yung sasakyan ninyo. Kasi di ba naiwan niyo po yung susi sa loob? Dr. Santos, please step away from my car. Doc, huwag po kayo mag-alala. Lumaki po ako sa talyer, kaya marunong po ako sa mga sasakyan. Kaya ko pong buksan yan, madali lang po yan. Lumaki ka nga sa talyer, but that doesn't make you a mechanic. Si Regan, araw-araw nandito sa ospital. But that doesn't make him a doctor. Anong gagawin mo pag nasira mo yung sasakyan ko? Magsusorry ka na naman? Magsusorry ka na naman dahil mali yung ginawa mo? At saka yung mga natutunan mo sa talyer, hindi na siya uubra sa mga ganitong klaseng sasakyan. Kaya umalis ka na lang, move away from my car. At Regan, sinabi ko sa'yo, kumuha ka ng mekaniko. Hindi isang doktor na gagawin ang lahat para lang sumipsip. You may now go back to your post, Dr. Santos. Hindi kita kailangan dito. Problema. Ano to sinasabi mo ngayon sa akin? We have a hierarchy in this hospital, Dr. Santos. You don't just do things dahil lang gusto mo. Akala tuloy ng patient na incompetent si Dr. Enriquez, your senior, dahil sa ginawa mo. Lynette, aba, sa hirap ng buhay ngayon, dapat maghanap ka ng katulad ng asawa ko and that is Michael for you. Hindi man ako kasing yaman at talino ng asawa niyang doktor. Buo naman ang puso ko sa pagmamahal sa'yo. You should have gone through me. Kung nagtuta ka na pala na nagsisinungaling yung pasyente, dapat pinaalam mo agad sa akin para hindi na nangyari to. Ang chismis, mainit-init pa. Ang sabi, sa apat na kanto ng ospital na to, baka daw matanggal si Dr. Santos. Dok, alam ko pong alam nyo na bata pa lang po ko, pangarap ko na po to. Pero kung ano man po yung desisyon ninyo, tatanggapin ko po.